under PHP. Yeah. Oh. So, medyo maulan ngayon. At dahan-dahan lang po kami. Ito lang yung speed namin. Ayan. Ayan. Nasa 102, 103 lang kami kasi yung minimum dito ay 100 km per hour lang. So, ito maraming pag-usapan natin kung ano yung mga features nitong Mitsubishi Outlander PHP. PHEV. Ala elit. Ano siya? Bali, ano nga ba ang ano nito, brother? Ito si Brother Ronald. Yan, siya yung may-ari ng Outlander. So, yung PHEV 2019. Yes. Ano? Distance control. Okay. Ibig sabihin, you can maintain the distance in a certain speed. Okay. Then, mayroon din siyang automatic high beam. Okay. Na kapag sinasalubong ka, siya-shut off niya yung high beam mo. Okay. And then, si-switch on niya once na wala nang nasalubong. Pangalawa, mayroon din siyang tinatawag na didetect niya yung mga linya ng kalsada. Kung ikaw out of line na, meron siyang ipapadala na signal para mag-sync ka. Pangatlo, may auto piloting. Ibig sabihin, you need just to set your speed saka steering na lang yung gagawin mo. Bahala na siya mag-brake at saka i-maintain niya yung speed. Kung may kasunod sa unahan mo, i-maintain niya rin. You need just to select kung paano kalayo yung distance na gusto mo, mayroong 20 meters, 15 meters, at saka 10 meters. So, yung, mayroon din siyang heated bantin siya, naupuan. Yes, leather po siya. Kita niya yan. Tapos, may online na GPS. Online. Saka madidetect din, halimbawa ninakaw yung sasakyan mo. Okay, yun ay importante. Kahit saan, malalaman mo kung saan na yung sasakyan mo. Kasi mayroon siyang global positioning system. Or GPS. Ayun. Pangalawa, okay. Medyo tipid siya sa gasolina, okay. Dahil di battery siya. Yung battery niya, it lasts around mga 62 kilometers yung full charge. Okay. In a slow charging. Mayroon din naman fast charging na mga 15 minutes lang fast charging na yun. So, pagdating sa bahay, as a normal na charging na halimbawa 220 volts, charge mo lang siya after ng mga 9 hours o 8 hours. Full charge na yun. So, you can travel without using your petrol. So, kaya matipid. Yung full tank niya is around 35 liters lang. Maliit lang. 35 liters. But the 35 liters, it will last around 600 kilometers. Okay. Kasi yung size ng machine niya is 1.8 lang. Maliit lang. Tipid. But then, mabilis siya dahil dalawa yung makina. So may mini ka, either nagagamitin mo yung hybrid niya na machine, okay, plus yung battery. So dalawang makina, isang hybrid at saka isang battery. So kapag ginamit mo yung dalawang makina na yon, mabilis siya. Parang kumbaga naka 6 cylinder ka. So mayroon naman siyang 4 wheel siya. By the way, it's a all wheel drive. Alright. Plus, may ABS din siya, yung automatic sensing siya na para na-maintain niya na hindi siya madudulas sa lansada. Yung wiper niya, may automatic sensing din sa ulan. So, marami pang feature siya.
Okay. So, mag-download siya. Halimbawa, kung anong oras mo siya gusto i-on remotely, anong oras mo switch off mo yung aircon niya, o kaya i-heated mo siya para pag sakay mo, mainit na, o kaya malamig na. So, maraming features na gano'n na dapat mo pa siya i-activate through online. So, we're just using this car just around 5 months. So, hindi pa rin namin kabisado yung mga iba niyang features. Okay. At saka makukumpara din sa iba. But then we just sa experience of already driving the 2019 RAV4 na hybrid. Okay. So, in terms of efficiency ng petrol, ay walang sinabi yung RAV4 na hybrid. Okay. So, that's why we stick on this model at yung brand. So, yan lang po. So, i-recap natin yung ang ibig sabihin yung mga guhit ba na yan nasi-sense niya kapag ka lumabas ka sa guhit, tama? Katulad okay. Ito, ilalabas na siya. Sige. O yun, tumutunog siya. Ibig sabihin, nasense niya na nasa gutter ka o ano, may guhit. Ayun, ganun kaganda yung picture niya. Ulitin natin naman dito sa kabila. Sa kabila. Yun no, tumutunog siya. Nasi-sense niya talaga. So, kung sa Pilipinas, mga magkaano itong sasakyan na itong Outlander na ito? Well, it's a little bit the costly. It's not really advisable for the for the median people. So, medyo cozy siya. So, talagang dapat pag-iipunan. Ah, marami namang mayayaman sa Pilipinas, kayang-kaya nila ito. So, ibig sabihin kung medyo maraming nag-iipon, medyo nakakaluwag sa buhay, kayang-kaya. Why not? Okay, kasi medyo mas mahal pa siya kaysa Ford Ranger. Ford Ranger is about 1.8 million siguro, mga ganun. Saka, kumbaga hindi siya maraming stock, bali very limited. Oo, kasi so, ako lang hybrid, sa Pilipinas kung available sa ngayon. So, ano pa ba ang medyo maganda sakyan. Leather siya sa loob, maganda yung upholstery sa loob. Saka sa ano, experience ko sa pagsakay dito, napaka stable yung kanyang ano. Ang maririnig mo lang halos yung mga ano ng sasakyan. Talagang maganda sa sasakyan, malambot, relax kasi yung sa akin din, hybrid din siya pero Prius lang 'yon, kotse. Pero pag nakasakay ka rito, 'yun nga makukumpara ko yung review nito, napakaganda. Napaka komportable sasakyan. Saka yung buwan niya, yung upholstery sa loob at saka yung interior niya kasi fiberglass yung ibang part. Yan oh, napaka elegant, actually elegant talaga siya. Tapos automatic yung mga door. Na hindi ka na push button lahat. Na i-open mo yung trunk mo at saka isasara na rin. So hindi mo na kailangan na manually close at open. Ayan yung sa likod niya. So medyo nararamdaman ko pabagal tayo ng konti. So mag-adjust na ako ng konti at pipilis na ako ng konti. Ayan. Tsaka ito rin siya, siya rin yung nag-a-adjust. Let's say, for example, na meron siya kasalubong dyan. Pag nag-set ka ng speed at saka malapit ka na yung distance niya, maga, iniiwas ka niya sa bangga. Kaya safe talaga din siya. Tsaka ilan yung ano nito? Ilan yung airbags? Paikot siya ng airbag tuloy. Mayroon ka sa harap, mayroon sa side. At saka mayroon sa ibabaw. Yun. So, in terms of safety, maganda rin yung safety siguro features niya. Siguro nag-rate siya overall ng mga, siguro pangatlo siya all over the world. Wow. Isa siguro ito sa papangarapin nating pabili, ano? Sa, in the future, sa Kaliman. Diba? So, maganda siya. So, yan lang po muna yung review natin dito sa
Mitsubishi Outlander PHEV Hybrid. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Until next video, thank you, bye! Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell button para po updated kayo sa bagong mga videos ko. Salamat!